Sa kabila ng utos ng Bureau of Customs, patuloy pa rin sa pag-angkat ng mga segunda manong sasakyan ang Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Pero gate ng pamunuan ng Freeport, legal ang kanilang operasyon. Balitang hatid ni Jam Sisante. Dahil bagsakan ng mga segunda manong sasakyan mula South Korea at Japan, Car Yard kung tawagin ang bahaging ito ng Cagayan Special Economic Zone and Freeport sa Santa Ana, Cagayan. Tuloy lang ang operasyon kahit binawalan na sila nitong Enero ng Bureau of Customs na mag-angkat ng mga iyan sa bisa ng Executive Order 156 na inisyo noon pang Administrasyong Arroyo. May natanggap kaming memo kay Sir to implement 156, which is the total ban on the importation of his motor vehicles. Sabi, we have to implement it. So, itong mga dumating na ito, ever since, hindi namin ito pre-noses, nandun lang sa loob ng CESA. Pero ayon sa Cagayan Economic Zone Authority, legal ang kanilang importasyon at hindi sakop ng importation ban ng customs ayon sa desisyon ng Apari Regional Trial Court noong November 12, 2013. Pero sa ngayon, hindi pwedeng ilabas sa Freeport ang mahigit 800 second-hand vehicles doon. Dati nang mainit sa mata ng local car manufacturing industry ang importation ng second-hand vehicles sa Port Irene. At dahil may posisyon sa Freeport ang ilang kaanak ni Senador Juan Ponce Enrile, sabi noon ni Senadora Miriam Defensor Santiago, may sariling smuggling empire daw ang kaalitang senador. At ngayon, sa isang liham sa DOJ, pinaiimbestigahan naman ni Santiago kung ginamit daw bang front ni Enrile ang kanyang dating chief of staff na si Attorney Gigi Reyes at pamilya nito para itago ang financial interest daw ng senador sa construction ng breakwater sa Port Irene. Aniya, si Alice Eduardo na presidente ng Santa Elena Construction na nagtayo ng breakwater ay presidente rin daw ng Santa Fe Builders kung saan bahagi ng board of directors ang kapatid at ina ni Reyes. Hinihintay pa namin ang pahayag ni Eduardo na ilalabas daw ng kanyang tanggapan. Pero giit ni Enrile, kahit ilang beses na silang nagkatagpo sa social events, wala raw silang transaksyon ni Eduardo. I'm sure that she won all her contracts on her own merit in a fair and legitimate bidding. I have never received any single centavo. Dumaan din daw sa tamang proseso ang breakwater project. I have nothing to fear. I have nothing to hide. Why should I fear anyone filing charges against me? I'll beat them squarely in the courtroom if they want. Sinisikap din naming makuha ang panig ni Reyes na naunang nadawit sa issue ng dagdag pondong ibinigay noon ni dating Senate President Enrile sa ilang senador, gayon din sa Port Barras Camp. Jam Sisante, GMA News.